Grabe ang hirap ko noon. Sobrang hirap namin sa probinsya. Isang kahit isang toka lang sa amin. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakasurvive ako, nakapunta ako sa Manila. Grabe. Nung nagkakasakit ako, grabe, hirap talaga ang buhay, agaw ang buhay ko noon. Nagpapasalamat ako sa mga pamilya ko na tumutulo, tinutulungan po ako sa pamilya ko. Thank you at marami po salamat. Agaw buhay ako noon, tinulungan ako sa pamilya ko at binigyan ako ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Kaya grabing luha ko noon. Mga isang basong luha siguro ko. Grabe, hirap talaga ang buhay, agaw buhay ako noon. Walang barkada, walang kamag-anak na tumutulong, kundi pamilya lang. Grabe hirap ang buhay. Kaya iwasan po ninyong barkada, kasi ang barkada lagi lang nagpapaalala, pero sa gastos lagi kang nagpo-problema. Grabe ang trabaho ko noon. Nangingisda po ako. Hirap talaga ang buhay. Pag madaanan ka ng alon at bagyo, pag hindi ka makatali sa payaw, delikado ang buhay mo. Kaya hirap talaga ang buhay pag ikaw ang mahirap. Kaya tayo kumakayod para makakain tayo. At isa pa, wala na akong mga magulang. Patay na sila. Kaya ako na lang ang sumisikap sa buhay ko. Kaya hirap talaga ang buhay pag wala ka magulang. Kasi may problema ka, hindi ka naman laging pinapayuhan kasi wala ka na magulang. May papayo ko lang sa inyo, yung mga magulang po ninyo, mamahalin po ninyo habang buhay. Kasi mahirap talaga pag walang magulang. Kaya ito lang mapapayo sa inyo, mahalin po ninyo ang inyong mga magulang. Kaya huwag niyong iwanan ang inyong mga magulang, mahalin po ninyo habang buhay. Kasi sila ang nag-guide sa atin. Tulad sa akin, ulila na ako, wala na akong magulang. Sarili ko lang. Ano yung sikaso? Kapag may problema ako, wala akong mapuntahan. Pero, may problema ako, doon ako ibubunyag sa aking asawa. Kaya nagpapasalamat din sa asawa ko na sobrang bait at lagi akong pinapayuhan. Ako ang matigas, asawa ko mabait lang. At payo ko din sa inyo, kapag may pamilya kayo, mamahalin niyo yung pamilya ninyo. Kasi kapag matukso kayo sa iba, pag halimbawa magkasakit kayo, pamilya pa rin ang mag-aaruga po sa inyo, hindi yung ibang tao. Kaya ito lang mapapayo ko sa inyo. Huwag kayo magmahal ng ibang tao. Ang mamahalin po ninyo yung habang buhay kayong magsama. Kaya huwag kayong magpatukso sa iba. At mamahalin din natin ang ating Panginoon ang siya nagdala sa ating buhay. Huwag niyong iwanan yung ating Panginoon. Kasi ang buhay natin isa lang. Pag gumawa tayo ng kasalanan sa mundo, ang Panginoon na mahusga sa atin kung kailan kukunin ang ating buhay. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, magserbisyo tayo sa Kanya. Kasi ako noon, hindi ako naniwala sa sarili ko na walang Diyos. Kaya nagpapakita at nananaginip ako na may Panginoon talaga. Kaya kayo, may papayo ko sa inyo, mahalin po ninyo ang inyong kapwa, sarili o kapwa-tao. Kung kayo nagkasala sa kanila, humingi kayo ng kapatawaran, lalo na sa ating Panginoon, na siya, anak siya ang dala sa ating buhay. Kaya ilang mabayo sa inyo, habang buhay pa tayo, magserbisyo kayo sa ating Panginoon.